Yan, in the Tucson, I believe, it's 100. Ang ingin ng makina. Okay. Yan. Parang kala mo, may nagpupukpukan eh. Sir, meron kami dito ang wait lang ko po padal. H100 yung makina na ID4 BB. Ayun. Hindi ganoon makita. Hindi nasisilaw kasi yan. Ayun yung engine number niya. Ang issue kasi nito lagatakan yung makina, kalampagan talaga. Po ayan, na-diagnose naman namin to. Ang nakita namin singaw yung pwedeng barbula, pwede rin doon sa gasket, yung dugtungan ng gasket mismo yun yung issue na to. Sige nga, tayo pandarin mo. lalo na yung pag tumatakbo to, mas maingay to pag tumatakbo. Yun yung ano niya. Para mo na meron siyang nagkakang parang may nagtatambol dun sa loob. Tapos dito sa harap, dinig na dinig yan. Ayan. Ang dito sa may filter niya, imbis suction lang dapat dito. Nagkakaroon siya ng tawag na ito. Nagkakaroon siya ng hangin na pabalik. Ayan. Pag kinakaba ko sa kamay ko, ayan, meron siyang ano, hangin na lumalabas galing dyan sa air filter housing. So ito, ayan. Okay. Ayan. Ang lakas ng tunog dito sa harap. Dito sa may bahay ng filter, sa air filter. Ayan, baka meron kayong gantong problema. Yun. Kapayin nyo lang yung bahay ng filter. Doon namin na detect, na check din namin siya na meron siyang kabalik na hangin. Kumbaga yung compress niya bumabalik na dito sa ano, sa filter. Ayan. Tapos yung tunog, alam mo, may nagtatambol sa loob. Lalo na pag tumatakbo to. Ayan o. So, ayan lang. Okay. H100. Ayan. Marami na kami natanggal. Yung fan blade. Clutch pan. Ito. Natanggal. Tapos yung power steering. Intake manifold. Bulb cover. Tapos yung exhaust manifold na lang. Nalang yung babakasin. Yan, baklas-baklas na yung ano, makina. So, ayun lang sir. Update ka namin mamaya pag naangat to yung cylinder head. Kung ano yung naging findings dito. Sige, ayan. Sorry.
Yan, ito na yung nabaklas na namin yung head. So ito nga ang problema. Yan. Yan, ito lang yung nangalawang dito. Yan. Ito. Yan, nangalawang yung ditong side na to. Kasi gawa ng... Pero hindi pa naman tumawid. Gawa siguro ng overheat. Ayan. Ayan, ito lang yung nangalawang dito ng side. Ito, ayan. Ayan, normal yan sa oil. Yung kay sir, yung kay sir ay camshaft tsaka ano rin yun eh. Ayan sir, ito na yung cam lube mo. Ayan, ang lalim nung tama. Hindi ka ano kita. Ilawan mo nga tep. Sisilaw sa ilaw. Ayan, ito yung ano, ayan o. Ang kanal neto. Tapos yung iba, ayan, ito yung walang tama. Ayan. Ayan, dito yung may tama. O, ayan. Ang lalim niya, no? Ayan, ito yung rocker arm niya. Yung ruler ng rocker arm. Ah, wala na. Ayan, kaya pala na, no? Nasira. Wala nang bearing sa loob yan. Yung needle bearing. Ano, ang laki ng kalog nitong ito. Ang laki ng kalog. Ayun. Sa kumpara sa iba, wala talaga siyang ano kalog ng pataas baba, pag gilid meron, normal 'yun. Etong ito, ayun. Ang laki ng play. So ito. Ayan, okay naman. Tapos ito, kaya nasira itong camshaft. Ayan o, laki ng ano, kinayod. Ayan, may singaw yung barbula. Ayan. Ayan, ito yung tumutulo na yan. Ayan yung singaw. Ayan yung yung kasama dun sa katapat ng may tama na camshaft. Ayan o, tumutulo talaga. Umiyak siya. Ayan, na engine valve. Sobrang dumi. Gawa ng carbon. Ayan, para hindi ito hindi ano, ayan, kung paano namin ito nililinis para hindi siya ano hirap kiskisin. Ayan. Ayan,
Ayan o nga sir, lagyan din natin ng langis yung valve guide niya para pagpasok ng barbula smooth lang lahat ng butas. Ayan mga sir, nakapagitay yung ating barbula. Make sure lang na hindi sila para hindi umarami ko sa pinaglalapatan. Ayan. Ayan, next na ito, langisan na natin para maganda. Okay. Okay, wala nang ano, tagas, wala nang lumuluha. Yan, overtime. Yan, ito. Pag nagkakabit ng cylinder head, ano lang yan, okay lang, nilalagay namin dyan. Pag nang, ano, pag nang, iba pa, lalo pa original naman yung head gasket. Okay lang. Yan. Masa ilan natin ng oil yan. Tanggalin mo na yung balot ng natap ng gasket. Walang punit ano? No, walang punit. Hindi ano ako ito. Ayos, wala punit. Parang muli ako nalagay. Ang baliktad. Ang baliktad ko eh. Yan, pagkanyan o. Yan. Ganyan. Ito yung guide mo. Oo nga. Parang bukay hindi ko sa mundo. Okay naman ano. Tingas punit. Wala no? Wala no. Ayan, tumama din. Tapos oil ulit. Ayan, pag magkakabit ng gasket, cylinder head gasket, ano lang, oil lang nilalagay namin dyan. Mas maganda oil lang kaysa ibang pangdikit. Ayan. Lalo na carbon yung materialis ng gasket. Silingin ako. Grabe ko lang yun. Ito tong apat na pasampak. Saan? Ha? Saan yan dito? May mga washer to ah. Kulang ko isa dito sa labas. Isa pa dito sa labas.
Kunin mo. May water yan natin. Wala natin pala yung ano. Yung mga ganda dito pala. Kala ko nga sa labas mo lahat. Ha? Sa labas nito lahat. Ayaw mo dito. Ayaw mo mga dito. Ah, sana no. Hindi ba sana no? Tumangin dito. Bajar. Lumapit na. Hindi pa. Unahin mo yung wakas, sir. Hindi dapat. Hindi mo. Dapat mo, sir. Andun? Pumasok? Oo. Dito. Ben. Yeah. Yeah, yeah, no. Lumapit na? No. Dulo. Masap? Ah, lapat na yung mga. Pamigit. Andiyan sa inopo mo dyan. Saan ito? Isa lang ba ang ganyan natin? Dalawa. Nalusokuan mo sa sakin mo. Sa gitna. Ayos, ano? Walang bato pala yung matrad, eh. Kanina, hirap na hirap ka, ano? Bukas ng umaga, pwede na natin itong, ano, i-timing. Para mabag clearance, para may takip natin. Kahit may bagong built-in, okay lang yung parehas lang. Sakit. Nahulog lang yan. Ayan, timing belt installation ng D4BB na makina. Saka, no, parehas lang to ng 4D56. Mga sir, parehas lang to ng proseso kung paano sila i-timing. Kahit Mitsubishi Adventure, saka L300, itong H100, parehas lang yan. Sige, tap. Ayan, yung maliit na ikabit na namin, yung malaki na lang. Dapat ito yung inuuna mo lagi. Ayan, naka-torque para tama yung higpit. Okay. Okay. Ayan, sige, play mo. Ayan, i-start namin ngayon yung makina. Ayan. Wala na yung kalampagan niya. Ayan.
Dati malakas sa kalampag eh. Sir, ito na yung update ng sakyan. Wala na yung kalampag niya. Ayan, hindi pa namin ano eh, binuo lahat eh. Para lang mapa-start. Ayan, ayos na. Wala na yung kalampagan, yung ingay. Ayan, yung coolant, ayos na rin.